sa mga kamani-magnet, naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang nakikita nyo sa araw na to ay walang iba kundi ang oregano at asin. Alam nyo bang napakaswerte ng oregano at asin? Para tuklasin natin ang swerteng maibibigay ng oregano at asin ay isa-isahin natin. Pero paano ba ang dapat gawin para tayo ay swertihin gamit lamang ang oregano at asin? Una muna, kukuha ka ng oregano at sulatan mo to ng salitang kasaganahan. Kasaganahan. Isusulat mo po sa gitna. Ayan, may sulat yan sa gitna ng salitang kasaganahan. Pagkatapos mo pong isulat ang salitang kasaganahan, ay isulat mo naman ang numero 8 ng tatlong beses. So, numero 8. Ayan. Bakit? Ayan, 8, 8, 8. So, tatlong 8 yan ha. Numero 8 ng tatlong beses dahil gusto natin ang kasaganahan na ating makakamtan ay panghabang buhay at wala na itong maging hadlang. Kung nais mo ng kasaganahan at wala nang hahadlang sa kasaganahan na iyong makakamtan, ay ilagay mo to ang salitang kasaganahan sa oregano at tatlong 8 para infinity at walang katapusan. Alam naman natin na ang oregano ay nagbibigay aroma pa lang po ah, ang aroma kapag naamoy mo ay nang aakit po yan ng swerte. Pero pagdating naman sa mga insekto na nagdudulot ng kamalasan, itinataboy po niya. Kaya nga po kapag may tanim kayong oregano sa loob ng inyong tahanan, mapapansin yung walang mga uri ng insekto. Pagkatapos po ngayon, bukod sa oregano na nag-aakit ng kapirahan, samahan naman natin siya ng asin. Asin na nagtataboy ng kamalasan. Alam naman natin kung gaano kaganda ang asin kung meron tayo nito sa ating mga tahanan at nasa Bible din po yan. Napakaganda na merong asin ang oregano. Bakit? Dahil ang oregano mag-aakit ng pera, ang asin naman ay magtataboy ng kamalasan. Napakagandang kombinasyon para tayo ay magkaroon ng isang masaganang buhay. Kaya't kung ikaw ay nagnanais ng isang masaganang buhay, ay maaari mong gamitin ang oregano at siya namang gamitin din natin ang asin. Swerteng katulad nito, saan naman natin to dapat ilagay? Umpisahan natin sa paglalagay sa harapan ng inyong pintuan. Kung meron kayong mga paso na sa harapan ng pintuan, ipatong mo lamang po to. Para sa pintuan pa lang ay hindi na makakapasok ang negatibong enerhiya at mga poison arrow na tinatawag. Makokontra, mabablock, matatanggal natin yan. So pag sinabi natin nga poison arrow, yun yung mga direktang nakatapat sa pintuan mo na nagdudulot ng kamalasan. Ano-ano ba to? Katulad na lamang ng naglalakihang puno. Alam natin na ang naglalakihang puno ay hindi maganda na nasa tapat or nakaharap mismo sa pintuan mo. Dahil binablock nito ang swerte, kinokontra nito ang swerte, at talaga namang kapag nakontra nito ang swerte sa buhay mo, ay maaaring bumagal ang daloy ng kaswertihan at ayaw natin yan. Bukod kasi sa poison arrow na malalaking puno, ang isa pang poison arrow na tinatawag ay walang iba kundi ang malapad na pabel, pader po ah. Kung may malapat na pader na nakaharap sa iyong pintuan, nagbablock din po yan ng swerte at hindi po maganda. Kaya't maglagay tayo nito sa ipatong natin sa mga paso para yung mga poison arrow na yan ay makontra natin ang dalang kamalasan niya. Lalo pa nga't nakasulat dito sa dahon ng sa oregano na yan na lalo na nakasulat sa oregano na yan ang salitang kasaganahan at inilagay pa natin ang salitang 888. Okay? So dahil dito nakapagdudulot ito ng swerte, aalisin ang kamalasan. Ngayon naman po kapag nilagay natin sa pintuan niya, lahat ng kamalasang nasa harap ng pintuan ay nabablock at hindi na magpapatuloy ang pasok at daloy nito sa ating mga bahay. So kapag hindi nakapasok sa ating mga tahanan at sa loob na ating bahay ang negative energy, hindi na nito mabablock ang swerte. Tuloy-tuloy yung daloy ng swerte, wala nang haharang na negatibong enerya. So, ang ibig sabihin, ang makakapasok sa loob ng iyong kabahayan ay mga swerte lamang. At ang mga negatibong enerhiya ay ihaharangin at ibablock ng oregano na to. Dahil ang gusto lang natin papasukin ay kasaganahan na panghabang buhay.
Tandaan niyo po, habang nilalagay natin, dadasalan natin ang isang Ama namin at isang sumasampalataya. Yun ay kung ikaw ay Katoliko. Kailangan po kasi natin ang ritual na ginagawa natin ay nadadasalan. Bakit po dapat na nadadasalan? Kasi kapag nadadasalan po natin ang ritual na ating ginagawa, ay mas magiging mahusay ang visa na ibibigay nito sa atin. Mas mahusay ang visa na makakamtan natin. Kaya kung nais mo na mas mahusay ang visa na makakamtan, lagi mong dadasalan ang ginagawang ritual. Pero kung hindi ka Katoliko at hindi mo naman alam ang dasal na Ama namin at sumasampalataya, pwede mong gamitin yung dasal na ginagamit mo sa iyong relihiyon. Wala po tayong magiging problema dyan. Ang maganda lang dapat talaga ay nadadasalan. At syempre, palagi po tayong mag-isip ng magagandang bagay. Isipin mo, halimbawa na lang po meron kayong bagay na gustong makamit sa buhay mo, palagi mong iisipin na makukuha mo yon. Okay? Palagi mong i-manifest, isipin mo na nangyayari na. Halimbawa, kung halimbawa gusto mo na isang malaking bahay, okay? Gusto mo magkaroon ng malaking bahay, pangarap mo yun eh, lagi mong ibubulong sa ritual yun. Pag binulong mo sa ritual, iisipin mo at isa sa buhay mo na parang nangyari na. Halimbawa, gusto mo ng isang malaking bahay at itong bahay na to ay gustong gusto ko. Ngayon, ang gagawin mo, pupunta ka sa isang subdivision na iisip ka ng kung alin dun yung bahay na gusto mo, isipin mo na yung bahay na yun ay sa'yo na. Okay, ay ang bahay na yan, sa akin yan, bahay ko yan. So, ibig sabihin, parang ina-attract mo na, mapapasa akin tong bahay na to. Yan, mapapasa akin yan. So, habang sinasampit mo yan, habang sinasabi mo, ay, mapapasa akin, tititigal mo yung bahay na yun, binabalik-balikan mo. Tapos, palagi mong tinitingnan, palagi mong binabalik-balikan, kahit sa cellphone man lang, kung meron kayong magandang bahay na gustong-gusto talaga, ilagay mong wallpaper sa cellphone mo, tapos lagi mong tignan, araw-araw tignan mo. Alam mo kung laging ganyan ang ginagawa mo? Talagang sisipagin ka eh, magkakaroon ka ng goal eh. Yung katawan mo sisipagin talaga. Alam mo, magugulat ka na lang na isang araw, meron ka na palang bahay na dati lang ay pangarap mo lamang. Okay? Lagi mo sasabihin, itong bahay na to, mapapasa akin to, magiging akin to, magkakaroon ako ng ganitong bahay. Tapos titigan mo yung picture ng bahay, ilagay mong wallpaper sa cellphone mo, o kaya naman, idikit mo, iprint mo, idikit mo sa padere yung kung saan, pagising mo palang ng umaga, makikita mo na. Alam mo yung proseso na yan, pag na-master mo yan, talagang lahat ng gusto mong bagay, lagi mong isipin, lagay mong wallpaper, dikit mo sa pader, tapos umaga makikita mo, yan yung goal mo. Kapag nakikita mo araw-araw, sasambitin mo, ah, mapapasa akin ka rin. Yan, sabi mo, kakaroon din ako ng ganyang kagandang bahay. Mangyayari at mangyayari yan, maniwala ka sa akin. Habang kiniklaim mo na, habang sinasabuhay mo, tapos gumagawa pa tayong pampaswerte ritual kung saan mas mabilis ang pag-akit ng pera, talagang siswertihin ka at makukuha mo ang mga bagay na gugustuhin mo. At yun nga mga ka-money magnet, ang pampaswerte ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na kung ikaw ay may isang gabay, pagpalain ka ng Diyos, lagi kang magdasal. At kung makamtan mo ang yung bagay na hinahangad, ay hawakan mo doon ng mabuti at huwag mo nang pakawalan. Pagbutihin mo pa ang pag-asenso. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!